Bukod sa bagyong Guring na nalasa rin sa ilang bayan sa Ilocos Sur ang isang buhawit. May report si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tanaw mula sa highway sa bahagi ng San Ildefonso, Ilocos Sur, ang may itim na kalangitan at malaking buhawi. Sa isa pang video, dinig ang malakas na ugong ng hangin. Kanya-kanyang lipat ang mga rider ng kanilang motorsiklo. Napatili naman ang mga nasa kainang ito nang magliparan ang ilang gamit. Ang bahay ni Nanay Esperanza, natuklap ang bubong dahil sa buhawi. Hugis imbudong tore ng hangin din ang nakuhanan sa San Vicente, Ilocos Sur pasado alas 2 kahapon. Tinamaan ang ilang bahay sa Barangay Lubong. Ang pananalasa ng buhawi, sumabay sa mga pagulang dala ng bagyong Guring. Tumaas ang tubig sa mga ilog at sapa sa ilang barangay sa San Ildefonso. Dagdag problema ito para sa mga residente dahil hindi para humuhupa ang baha mula panoong bagyong Egay. Nabasa nga printer! Binaha na rin ang Darasdas Elementary School sa Solsona, Ilocos Norte. Sinira rin ng rumaragasang tubig sa ilog ang bagong gawang kalsada na nagdurugtong sa dalawang barangay roon. Ilang bahay naman sa Barangay Gabo Norte sa Lawag City, Ilocos Norte ang pinangangambahang mahulog sa ilog matapos bumigay ang dike. Nauna nang nahulog sa ilog ang tatlong waiting shed. Inilikas ang mahigit 40 pamilya. Kabi-kabila rin ang landslide sa Cagayan. Sinira ng malakas na ragasan ng tubig ang isang tulay sa Barangay Carilocod sa bayan ng Solana. Tinabunan muna ito ng lupa para may madaanan ang mga motorista. Dahil naman sa naglalakihang alon at lakas ng hangin, sumadsad ang isang barko sa mabatong baybayin na bahagi ng Barangay Ilihan sa Batangas City. Kalaunan, naialis din ito. Isinailalim naman sa state of calamity ang Bacolod City dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pagulan. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ako si Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.